Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito na naman po tayo sa ating talakayan patungkol po sa mga doktrina at katotohanan sa Biblia. At ating pong ipagpapatuloy ang ating segment, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa purgatory. At ang ating pong bibigyan linaw na katanungan ay ang purgatory po ba ay naaayon sa Biblia? I would repeat, ang purgatory po ba ay naaayon sa Biblia? Bago po tayo pumalaot, mga kapatid, let us define first the word purgatory or purgatorio. Ang salitang purgatorio ay galing sa Old English French na purgatoire, at sa medieval Latin, purgatorium, at sa late Latin ay purgation, na nanggaling sa salitang purgo or purgare, at isinalin sa salitang English na purge, na nangahuhulugan ng purify. Sa ibang salita ay purification, na isinalin sa Tagalog na paglilinis, gawing malinis o gawing dalisay. Ang purgatorio ay both place and state. Ito ay isang proseso ng paglilinis na ginagawa ng Diyos sa mga kaluluwang namatay bago umakyat o pumasok sa langit. Sa matandang kaugalian, inaalayan ito ng mga panalangin ang mga kaluluwang mga yumauna na upang sila ay mapunta sa langit. So ito po ay nasasadraw sa pangalawang Maccabees 12:45. At ito ay hinango po natin sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Ngayon, mga kapatid, sa history, dahil binanggit nga po kanina ang tinatawag po natin na Maccabees, ang Maccabees ay isa sa mga aklat po ng Apokrypha. At dito po sa History of Apocryphal and Deuterocanonical Books, these are Jewish writings. Apocrypha means hidden, and Deuterocanonical means second, and it contained 14 books written between Old Testament and New Testament, 300 BC and AD 70, and did not pass in canonization. Canon means measuring rod or reed. It is included in Septuagint, yung LXX, Greek translation of Hebrew scriptures, noong pong between 280 BC and 180 BC. So bagamat siya po ay included sa Septuagint, at ulitin natin, ang Septuagint po ay ito ay mga translator from Greek from Hebrew, should I say, to Greek. And then, it should not be the basis of doctrines, mga kapatid, yung mga apocryphal at saka deuterocanonical books. Bakit po? Because Jesus and the apostles never quoted even single verse from apocryphal books. Ngayon, mga kapatid, ang kanilang pinagbabatayan ay Hebrews 1:3. Basahin nga po natin doon daw po sa Vulgate. Ito ay mababasa sa Latin Vulgate, mga kapatid. Ang salitang purgatorio daw, ito daw po ang salitang purgationem peccatorum. Yun po daw na kung babasahin natin sa sa Tagalog, sabi po dito, panibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Mga kapatid, tingnan po natin, ano, kailan po isinagawa dito ni Jesus, medyo maging mapanuri ho tayo, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok. So, ibig sabihin, mga kapatid, nangyari po ang paglilinis ng mga kasalanan nung si Jesus po ay namatay sa krus bago po siya lumuklok sa karangalan ng kaitaasan. Ngayon, sabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kailan po tayo malilinis sa kasalanan? The moment na tayo po ay humingi ng kapatawaran o kung ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan.
Tayo'y patatawarin, ang sabi ng Biblia, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, mangyayari po pala ang paglilinis ng kasalanan at pagpapatawad sa kasalanan samantalang tayo po ay nabubuhay. Hindi po ito mangyayari at hindi po ito dapat gawin, yung pagpapatawad at paglilinis, kapag tayo po ay namatay na. Ngayon, balikan po natin isa po sa kanilang mga basihan ay yung Sikan Maccabees 12:45. Basahin po natin sa Good News Bible. In his firm and devout conviction that all God's faithful people would receive a wonderful reward, Judas made provision for a sin offering to set free from their sin those had died. So ito po pala mga kapatid na doktrina ng purgatorio ay kinuha nga po doon po ito sa Maccabees and one of the 14 books ng Apocryphal. Basahin po natin sa Tagalog, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Muli, uulitin ko, ang pagpapatawad at paglilinis ng kasalanan ay magagawa po ito at mangyayari po ito samantalang tayo ay buhay. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid ang isang account sa Bible, ang Rich Man and Lazaro. Basahin po natin mga kapatid sa Luke 16:19-31. Mayroong ang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana at isang pulubi na ang pangalay Lazaro lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumu na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo, at lumapit pati ang aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. I will repeat, sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing at sa Hades. Take note ulit, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay datapwat, ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-iibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo ama na suguin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga sisisi. At sinabi niya sa kanila, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. So in other words, mga kapatid, talagang may mga taong close-minded, may mga tao talagang kahit na andun na ang Biblia, na andun na ang mga tagapangaral sa ating panahon ngayon, hindi pa rin po talaga makikinig. Pero ang account na ito, mga kapatid, ay nagpapaliwanag sa mga taong namatay, regardless kung mahirap o mayaman, regardless kung may pinag-aralan o wala, mga kapatid, ito ay malinaw na itinuro ng ating Panginoon ang parabolong ito upang maunawaan natin po ang life after death. Ngayon, mga kapatid, nababanggit kanina yung Hades sa mga nag-aaral at sa mga nagsusuri, mga kapatid, ang Hades ay hindi po ito impyerno. Kasi ang iba, they translated it into hell sa English at trinanslate sa Tagalog naman na impyerno. Well, let us define the word Hades. Ang Hades ay salitang Griego
Griego, at angsyol ay salitang Hebreo na pareho ang kahulugan. Ano ang kahulugan daw po ng shol at saka Hades? Ay abode of the dead. Ito pala ay lagakan ng mga taong namatay, yung Hades, or sa Hebrew word ay shol. Ang Hades o shol ay hindi po ito ang impyerno, sapagkat ang impyerno ay ang dagat-dagatang apoy. Ngayon, balikan po natin ang Luke 16:26. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na kalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. So in other words, mga kapatid, pag namatay pala ang tao, mayroon tinatawag na final destiny. Hindi na po pwede ang napunta sa Hades ay mapunta doon sa piling ni Abraham. At hindi na rin pwedeng lumipat ang mga nasa piling ni Abraham papunta pong Hades. Kasi ang wika nga, bukod dito, sabi niya, bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang hindi na nga po pwedeng tumawid ang bawat isa sa kanila. So in other words, tingnan po natin mga kapatid, ano, sa dyan sa account po ng Lucas, mayroon pong tinatawag na Abraham's bosom, kung saan po napunta po si Lazaro, at mayroon pong Hades or yung Sheol, kung saan naman po napunta yung rich man. Kaya ang wika ng Biblia, mayroon pong gap sa pagitan nila, at ang mga naandun po sa Hades or Sheol ay hindi na pwedeng lumipat sa Abraham's bosom, or yung mga nasa kay Abraham's bosom ay hindi na rin po pwedeng lumipat sa Hades or Sheol. Kaya maliwanag mga kapatid na ito mga kapatid, wala na pong tinatawag na second chance kapag tayo ay namatay. Ngayon, ang sabi po ng Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. So minsan lang po ang tao mamamatay at itinakda sa tao ang mamatay at pagkatapos po ng kamatayan, ang wika ng Bible ay paghuhukom. Hindi na po ito ang panahon ng paglilinis, hindi na po ito ang panahon ng pagsisisi, hindi na po ito ang panahon ng pagpapatawad. Kasi ang wika ng Bible, sabi ng Bible, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At paano po after death is judgment? Ito po ang sinasabi ng John 5:28-29. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsisigawa o nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So in other words, mga kapatid, maliwanag na after death is judgment. Wala na pong second chance, hindi na po uli ito panahon ng paglilinis, pagpapatawad, at sabihin natin mga kapatid ay pagsisisi. Kaya maliwanag na pagkatapos ng kamatayan ay paghatol, at ang wika ng Biblia, ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang sabi ng James 5:16, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin ng taong matuwid. In other words, mga kapatid, ang pagkukonfess, ang pagsisisi ng kasalanan, ginagawa po ito habang buhay ang tao. At maging po ang pananalangin ay ginagawa po ito sa mga taong nabubuhay pa. Kaya sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kaibigan, at sa ating pong mga kapanampalataya, ang ipinapanalangin po ay hindi po patay. Ang ipinapanalangin nga po ay yung mga buhay pa at upang sila mapatawad ng kanilang mga kasalanan at sila po ay magsisi, ang wika ng Biblia. Kaya maliwanag mga kapatid dito sa James 5:16 na ginagawang pagkukonfess ng kasalanan habang buhay at ginagawa ang panalangin habang nabubuhay.
Ngayon, mga kapatid, sabi ng Ecclesiastes 9:4, sapagkat sa kaniya na napisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso, ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. So in other words, mga kapatid, kailan po tayo may chance, kailan tayo may pag-asa? Sabi ng Bible, sa lahat na may buhay ay may pag-asa. So doon po pala ang chance natin humingi ng tawad at magpalinis, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay. Kaya maliwanag na kapag ang tao ay namatay, wala na po yung pag-asa. Kasi after death nga po ay judgment. Ngayon, ano pa ho ang dagdag ng Ecclesiastes 9:10? Ano mang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparoonan. Mga kapatid, maliwanag na kapag ang tao ay namatay at nailibing sa siyol or sa Hades, ang sabi nga po ng Bible ay wala na pong, sapagkat wala nang gawa, wala mang kathaman, ni wala nang kaalaman. Kaya sabi ng Bible, anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Kaya kung gusto po natin mapatawad, gawin natin habang tayo nabubuhay. Kung gusto po natin magsisi, gawin po natin habang tayo nabubuhay. O kung gusto natin maging malinis, hayaan natin na magpalinis tayo sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Sapagkat kapag tayo ay pumaroon na sa Sheol at pumaroon na tayo sa Hades, mga kapatid, wala nang gawa po doon. Wala na pong katha, wala na pong kaalaman, wala nang kamalayan, in other words, wala na pong magagawa ang isang taong namatay na. Kaya mga kapatid, malinaw na ang purgatorio is unbiblical. Hindi po ito sinasang-uyuran sa Biblia, kasi ulitin ko mga kapatid, ang tao, lahat ay mamamatay. Mayaman man o mahirap man, may pinag-aralan man o wala. At pag namatay sila, ay dalawa lamang po ang patutunguhan. Tulad nga po ng sinabi, si Lazaro pumunta sa Abraham's bosom at ang mayaman ay pumunta po siya sa Hades. At ang mga nasa Hades, hindi na pwedeng lumipat. At ang mga nasa Abraham's bosom, hindi na rin po pwedeng lumipat. So in other words, mga kapatid, life after death is judgment. At dalawa lang po ang paghatol. Ang gumawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So wala na pong chance. Hindi na po pwede nating ipanalangin ang mga patay na sila po ay malinis doon. So ang purgatorio or binanggit natin kanina sa Hebreo, ginawa ito ng Panginoon nung siya ay mamatay sa krus bago po siya lumuklok sa kalangitan. Kaya maliwanag mga kapatid na ginagawa po ang pagsisisi, pagpapatawad at paglilinis habang tayo ay nabubuhay, sapagkat wala na pong second chance after death. Muli, sana po ay naunawaan po natin ang ating pong pagtatalakay at naway mabigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na lagi nagsasabi, mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po.